What's up, movieholics? This is Kel, ang inyong tropang certified movieholic. And welcome back sa aking munting channel. At para sa video nito, re-reviewin ko sa inyo itong classic Tagalog movie na recently ko lang na-discovery at napanood. This movie is inspired on a true crime story na nangyari noong year 1961. So napakatagal na pala nito nangyari, 61 years ago to be exact. Sobrang na-curious ako sa movie ito noong nalaman kong base pala ito sa totoong pangyayari. At dahil fanboy ako ng mga true crime stories and movies, might as well isama ko na to dito sa channel ko. Directed by Mike De Leon at pinagbibidahan ni Vic Silayan, Charito Solis, Jay Elagan at ang nag-iisang Miss Charo Santos. Ang Kisapmata ay isang psychological horror movie na nag-premiere sa sinehan noong December 25, 1961 sa ikapitong taon ng Metro Manila Film Festival na naging controversial bago tuluyang maipalabas. So abangan nyo mamaya kung bakit. Isa rin sa nagpa-excite sa akin na panoorin ito dahil andito si Miss Charo Santos, in which wala pa akong ibang napapanood na pelikula niya maliban sa pelikulang Eerie kasama si Bea Alonso. Dahil sa sobrang luma na ng pelikulang ito, medyo hindi na maganda yung quality ng video nito sa panahon natin ngayon. Pero surprisingly, nagkaroon pala ng project para i-restore ang pelikulang ito few years ago. Una nila itong pinalabas online in full restoration noong December 2020. So ang title ulit pala ng pelikulang ito ay Kisapmata, na may English title na In the Wink of an Eye. Hindi ako nag-research sa background ng pelikulang ito. Yung tanging info na alam ko bago ako manood is base ito sa crime story na nangyari decades ago. At sa dami kong nabasang true crime na nangyari sa Pinas, hindi ko na maalala kung alin sa mga yun yung naging inspirasyon sa pelikulang ito. So yan lang. Even yung trailer hindi ko pinanood, which is weird sa part ko kasi hindi ko naman ugaling manood ng movie na hindi pinapanood muna yung trailer. Anyway, this video of course is mababanggit at mababanggit ko yung spoiler nito. Kahit anong gawin ko, hindi talaga pwedeng hindi ko banggitin. So pag pinanood nyo yung video nito, parang pinanood nyo na rin yung kabuuang movie. So this video also serves as a movie breakdown. The story is told in chronological order with the date of occurrences before mangyari yung krimen. Nagbukas ang pelikula kay Mila habang kinakausap niya yung tatay niyang si Dadong tungkol sa pagbubuntis niya. Nagpapaalam siya na magpapakasal na sila ng nobyo niyang si Noel na never pang na-meet nitong tatay niya. Dito pa lang sa eksenang ito, mapapansin niyo na yung kakaibang takot ni Mila towards sa tatay niya. Kasama rin nila dito yung nanay niyang si Deli na kasalukuyang nagtatahi at nakikinig lang sa usapan nilang magtatay. Itong tatay niya pala ay isang retired police at masyado siyang possessive sa nag-iisa niyang anak pati na rin sa asawa niya. Kaya sobrang dismayado siya nang malaman niyang bigla na lang nabuntis yung unika iha niya ng lalaking di man lang niya nakilala. All those years na magkasama itong si Mila at nitong nanay niya ay namuhay silang takot dito sa padre de pamilya nila. Lahat ng actions nila ay kontrolado nito at laging naaayon sa mga gusto niya. Kaya lagi niyang nasusulat sa diary niya kung kailan kaya siya makakaalis sa bahay na ito at makakalaya sa hawlang binuo ng tatay niya. Kaya ganun na lang yung namuong galit ni Mila dito sa tatay niya. Pero at the end of the day, wala rin naman talaga siyang magagawa kundi magtiis hanggang sa dumating sa buhay niya si Noel. So eventually, since buntis na nga siya, ay napilitan itong tatay niya na pumayag na maikasal sila ni Noel. Hindi naging madali yung pagpayag ng tatay na maikasal yung anak niya. Ang ginawa niya is pinahirapan niya ng malalayong lalaki. Tinesting niya ito sa paghingi ng tinatawag na dowry. Ang dowry ay ang pagbibigay ng alay, peraman o ari-arian. Magmumula ito typically sa bride at ibibigay ito sa groom. Yung ganitong setup is nangyayari lang sa ibang bansa at hindi sa Pinas. Kabaliktaran kasi sa Pinas in which yung lalaki dapat yung magbibigay ng dowry sa parents ng babae. Naging culture na ata ito sa mga mayayamang pamilya noon sa Pinas bago tuluyang ikasal ang magkasintahan. So kahit hirap ay naitawid nitong si Noel na makapagbigay ng dowry at natuloy yung kasal nila ni Mila. Pero kahit matapos silang ikasal ay nagpatuloy pa rin yung pagiging overprotective nitong si Dadong kay Mila na tipong gumagawa na lang siya ng paraan para hindi na umalis ng bahay itong mag-asawa. Which is very frustrating sa part ni Noel kasi ang dami nilang plano ni Mila at sana nga doon yung pagbubukod. Sa paglipas ng mga araw mapapansin hindi talaga pabor itong si Dadong dito kay Noel kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Matino itong si Noel at may kaya naman sa buhay pero sadyang hindi niya lang ito kayang tanggapin in no particular reason yet. Dumating sa point na nagtanan yung dalawa but eventually ay umuwi rin para makapag-ayos at matulukan ang pagiging possessive nitong si Dadong sa buhay nilang mag-asawa. Dito na nga hahantong ang lahat. Isang gabi,
Habang nililigpit ni Mila yung mga gamit niya sa kwarto niya, kasama niya si Noel at habang pinipigilan sila ni Deli na huwag nang umalis dahil magiging daan lamang ito para lumala yung galit ni Dadong sa kanilang dalawa, ay hindi pa rin sila nagpapigil. In the end, sa sobrang galit ni Dadong sa konfrontasyon niya sa kanyang unika iha, ay pinagbabaril niya ang mga ito bago niya ipinutok sa sentido niya yung baril na hawak-hawak niya. Before pala mangyari yung climax, nagkaroon ng pahapyaw na revelasyon na kaya pala ganun na lang ang galit ni Mila sa tatay niya kasi dati ay pinagsasamantalahan na siya nito at naulit muli ito halfway through the movie though hindi na pinakita yung buong eksenang yon dito. Ayan yung explanation sa kung bakit walang lock yung pinto ni Mila at kung bakit ganun na lang yung galit ni Dadong kay Noel dahil all this time pala ayaw niya na may ibang lalaki magmamayari sa unika iha niya / secret lover niya. So ang naging inspirasyon pala ni Mike De Leon sa pagbuo ng pelikulang ito ay ang article na sinulat ni Nick Joaquin na may title na The House on Zapote Street under sa kanyang pen name na Quijano de Manila. At kung di nyo siya kilala, siya po ay nagawaran ng National Artist Award for Literature noong 1976. He has been considered as one of the most important Filipino writers kasama ni Jose Rizal at Claro M. Recto. So itong The House on Zapote Street ay sinulat niya noong 1961 at tungkol ito sa nangyaring krimen sa Zapote Street sa Makati sa pamilya Kabading o yung tinagurian nilang The Kabading Massacre sa Zapote Street. Tungkol ito sa isang pulis at padre de pamilya na si Pablo Kabading na sa sobrang higpit niya sa pamilya niya ay ayaw niya itong pakawalan hanggang sa kamatayan. Isang malagim na gabi kung saan pinagbabaril niya ang asawa niyang si Asuncion Kabading, yung unika iha niyang si Lydia Kabading at ang manugang niyang si Leonardo Quintangon. Maraming binagong information yung movie na ito mula doon sa totoong nangyari. Although almost pareho lang naman sila ng ending. Almost. Kasi sa totoong buhay, may isang nakaligtas sa nasabing krimen. Ilan pala sa mga binago nila ay yung mga pangalan ng buong characters na involved sa totoong pangyayari sa kwentong ito. Pati yung profession o trabaho ay binago nila para maiwasan na mademanda sila. Sobrang controversial din kasi ng tema ng buong movie kaya hindi ito nakaligtas sa censorship bago tuluyang maaprubahan at maipalabas sa publiko. Yung MTRCB dati ay ni-required si De Leon na tanggalin yung isang eksena dito sa movie. Ito yung scene kung saan pumasok in the middle of the night itong si Dadong sa kwarto ni Mila. Doon daw lumitaw yung idea ng incest at ayaw nila itong mapanood ng sambayan ng Pilipino once ipapalabas yung movie. So tinanggal ni De Leon yung eksenang yon at tinawag niyang theatrical cut ang kopyang ito na napanood sa MMFF noong 1961. Isang pang kontrobersya na sinapit ng pelikulang ito ay nangyari isang araw bago maganap yung MMFF noong 1961. Dahil isang temporary restraining order ang final ni Asuncion Kabading para ihinto yung screening ng Kisapmata. Si Asuncion Kabading ay ang byuda ng pulis at ang nag-iisang survivor sa massacre na nangyari sa Zapote Street. Pero mabilis naman nilang naresolba yung issue at successful na naipalabas ito kinabukasan. Sobrang successful nga ng pelikulang ito dahil humakot ito ng 10 panalo sa MMFF awarding ceremony at nabigyan pa ng pagkakataon na may palabas sa Cannes Film Festival noong 1982 na alam naman nating lahat na napaka-prestigious ng film fest na yan. Noong ipinalabas pala ito sa Cannes Film Fest, muling dinagdag yung eksenang kinat doon sa theatrical version. Ang kopya na ipinalabas sa Cannes ay ang final cut o yung tinatawag na director's cut o uncut version ng pelikulang Kisapmata. So idadagdag ko lang itong opinion ko at kung ano yung nagustuhan ko sa pelikulang ito. Napaka straightforward na movie na ito. Walang pasikot-sikot at malinaw yung atake ng mga eksena. At dahil nga sa straightforward ng pelikulang ito, sobrang spontaneous at smooth lang ng mga pangyayari sa pelikula mula umpisa hanggang sa dulo. Kaya nakakatakot panoorin to kasi sobrang natural nila umacting na para bang makatotohanan yung reenactment nila sa pangyayari noon. Kudos to Mr. Vic Silayan kasi kahit ako bilang nanonood lang, sobra akong apektuhan sa acting skills niya. Ramdam na ramdam ko yung takot na nararamdaman ng mga karakter ni Mila at Deli. Grabe, sobrang legit yung pagiging terror niya dito. Swak na swak yung pagganap niya sa karakter bilang isang mabangis at dominanteng padre de pamilya na lahat ng kilos sa bahay nila ay kontrolado niya. Para siyang isang walking time bomb na anytime pwede sumabog. Napaka-unpredictable kasi ng mga galaw niya to the point na minsan napakabait niya na parang di makabasag pinggan pero pag nag-trigger naman siya, para naman siyang isang sinaniba na demonyo. Ganun siya kalala.
Sobrang nakatulong yung mood ng karakter niya para mag-set ng kakaibang kilabot sa buong movie. At habang binabaybay ko yung pelikulang ito, doon ko na-realize kung gaano ka-messed up yung pamilyang ito. Sobrang dark ng uri ng pamumuhay na meron sila. Na araw-araw, nabubuhay sila sa takot at di nila magawa yung mga gusto nilang gawin. Kaya hindi na nakapagtataka na nauwi sa malagim na trahedya ang buhay ng mga karakter na involved sa pelikulang ito. At yung idea na may incest na nangyayari sa pagitan ng tatay at ng kanyang unika iha is enough na siguro para kilabutan kayo ng malala while watching this movie. At alam nyo ba na itong information pala about this incest idea ay hindi kailanman na ipublished sa kahit na anong pahayagan dati? Ito'y nakuha lamang ng director ng movie na si Mike De Leon sa additional research na kanyang ginawa. Even sa article na sinulat ni Nick Joaquin, yung sa The House on Zapote Street, ay never din nabanggit ang impormasyong ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Nick Joaquin about sa tragedy na ito at marami pa raw nangyari at impormasyon na hindi kailanman na ipalabas sa publiko. Isang as information ito yung idea of incest ni Mr. Pablo Cabading sa unika iha niyang si Lydia. Tsaka may isa pang disturbing detail siyang sinabi na talaga namang nagpakilabot sa akin nung nabasa ko ito. Ito yung minsan daw nalingid sa kaalaman nung bagong kasal na sila Lydia at Leonardo na minsang nagtago itong si Mr. Cabading sa ilalim ng kama nung mag-asawa habang natutulog sila. What the fuck? Sobrang creepy diba kung totoo man yan? May isang linya rin sa climax ang tumatak sa akin. Ito yung confrontation scene nila ni Mila kung saan sinabi niya na "Huwag kang umalis, huwag mo akong iwan, may karapatan din ako sa batang yan." That line gives me creeps even after the credits. Oo, maaaring sinabi niya yan bilang lolo siya ng bata, pero parang iba yung dating sa akin habang binibigkis niya yun eh. Para sa akin, double meaning yung pinapaiwatag niya sa linyang yan. What if lang naman na yung batang dinadala ni Mila sa sinapupunan niya ay bunga pala ng panggagahasa ng tatay niya sa kanya? Sobrang disturbing isipin yung possibility ano. Ang bilis ng mga pangyayari sa ending na inakala ko nung una na para bang minadali. Pero nung nabasa ko yung statement ng director about dito at nung pinanood ko ulit yung movie sa pangalawang pagkakataon, na-realize kong tama lang na ganun yung naging ending niya. Heto ang naging statement niya mula sa isang article na ipinablish ng GMA Network ayon sa director nitong si De Leon. At yun nga yung na-realize ko, swak na swak yung title nitong Kisapmata dahil sa statement niyang yan. Tamang-tama yung sinabi sa tagline ng pelikulang ito na ang buhay nagpapalit, nagbabago sa isang kisapmata. Talagang nakakakilabot panoorin ang pelikulang ito knowing na nangyari ito sa totoong buhay, sa mismong bansa natin. Though alam kong maraming pamilya nakakaranas ng domestic violence kahit magpasa hanggang ngayon sa modern society natin, it's just that nakakalungkot lang isipin na nauwi sa malagim na trahedya yung nangyari sa kanila. Kung i-rate ko man ang pelikulang ito, I will give this a solid 5 stars out of 5. Must watch ito and highly recommended ko sa inyo. Sobrang deserve nitong ma-recognize as one of the greatest films ever made in the Philippine cinema industry. Naalala ko lang bigla yung Netflix movie na American Murder, The Family Next Door. Yung pinatay ni Chris Watts yung buong family niya na sobrang nakakakilabot din panoorin. Sa movie na yon, yung padre de familia is pinatay niya yung buong family niya para makatakas at makapagbagong buhay kasama ng kabit niya. Whereas dito sa pelikulang Kisapmata at sa totoong pinagbasihan ng movie, ay pinatay naman nung tatay yung pamilya niya kasi ayaw niya magkawatak-watak sila. Creepy at nonsense man pakinggan, pero mukhang ito ang kasabihan na marahil pinaniniwalaan ng tatay dito. Yun bang, the family that stays together, dies together. At dito ko na nga tinatapos ang review ko sa pelikulang Kisapmata. Maraming salamat po sa pagbisita at panonood sa video nito. Huwag kalilimutang i-like at i-share ang video nito sa mga kakilala nyo. Salamat din po sa lahat na nag-subscribe sa channel na ito. Highly appreciated po. Muli, ako si Kel, anyong tropang certified movieholic. Hanggang sa susunod na video ulit, mag-ingat ka palagi at huwag kalilimutang magpasalamat at magdasal. Adios.